Hello, hello mga kumarites! It's me again, Mami Loy. Oh mga kumarites, na-miss nyo ba ako? Ilang araw nga pala akong walang upload, no? Oh, galit ka. Bawal magalit dito. Dapat ako lang. Ganun talaga. Nagpapamiss lang naman ako sa inyo. Kayo naman. So for today's vlog mga kumarites, dito nga pala sa amin, meron nga palang isinasagawang paging. Alam nyo ba yung paging? Alam ko hindi nyo alam yon. Yung fag. Papagpagin nyo. Charot. Oh, wag kang tumawa. Hindi nakakatawa yon. So guys, buti na lang meron nga palang isinasagawang ganito sa amin. Dahil alam nyo ba na usong-uso na naman nga ang mga dengue ngayon. Mga dengue? Syempre madami sila. No, kaya mga dengue. Nakakatawa yun. Sige, tumawa ka. Guys, nakakita na ba kayo ng artista? Nandito nga pala ngayon si Bembol Rocco sa bahay. Gusto nyo nga daw pala ng vape, eh libreng-libre nga ito at pwedeng-pwede nga kayong humipa. Ah, I worry ko'y tagus ari hanggang baga. Eh kasi mga kumarites, dito nga sa barangay namin, eh meron na nga napapabalita ng mga bata na namatay nga sa dengue. Kaya naman kayo dyan, yung mga anak nyo, naku, ingat-ingat talaga mga kumarites. Huwag nyo nga hayaan na palagi naglalaro sa labas ng bahay dahil sa labas ng bahay talaga natin yan nakukuha. Kaya yung mga drainage nyo, yung mga kanal dyan, i-check nyo. Pero mamaya, yung kanal ng asawa ko, yung i-check ko. Uy, censored yan. Bawal. So yun, pati nga sa loob ng bahay namin, pinapasok na rin namin yung nagbubuga ng babe. Medyo hindi nga rin maganda yung amoy niya. Ewan ko kung mamamatay ang mga dengue dyan. At dahil dito nga sa loob ng bahay namin, medyo kulob. Kaya naman, ayan, naipon na yung usok sa loob. Pero okay na din yan, para yung likod namin doon sa may likod. Uy, ano daw? Para yung mga lamok doon ay mamatay na rin. Pero maya-maya ay nawala na din naman yung usok. Tapos ayan, gumayak na nga kami para nga umalis. Yung loob naman ng bahay namin hindi naman nausukan. Doon lang naman sa may labas ng bahay. Tapos ito nga, yung anak ko, naku, mas mataas pa kay mother. Yung batang yan, mataas pa nga rin kay inay. At ngayon nga, mataas na nga sa kanyang ate Pia. Ay, tingnan nyo naman, konti na laang nga at matataasan na nga ako. Tingnan lang. Mataasan na kanyang ama. Baka na binata na, may crush na to eh. Crush ka ba ng crush mo? Hindi. Baka hindi. Yun laang. So ayan guys, may crush na nga pala itong aking anak at sabi ko'y crush-crush laang ha at ayoko ng girlfriend-girlfriend. Ako po. Sinasabihan nga ako ni mother na ingatan mo yung iyong anak at nag-iisa yan. Naparinggan na nga ata ako at gusto na atang kasundan. Ay biglang bumalik sa pagka-baby ang usapan at ang hirap nga daw niya dito sa batang ito at ang aking inay. Dahil bago nga daw lumaki ay nakukatakot-takot na sakripisyo talaga ang ginawa ng aking biyana at ng aking ina. Ay kasi mga kumarites, sakitin talaga yan nung maliit. Ang bilis nga laang ng panahon at ngayon nga ay binata na. So mga kumarites, andito nga pala kami ngayon sa Jollibee. Ay grabe talaga mga kumarites, na-miss ko ang amoy ng Jollibee. Bihira nga lang ako magyakag sa mag-amang are. Ngayon nyo nga lang ata kaming makikitang kumain dito sa Jollibee. Ay aba, matikman man lang ang 12 days ni kumarites. Kasi mga kumarites, sa mga ganitong pagkain nga ay hindi nga ako maluho. Pero minsan-minsan nga itinitreat ko nga din itong aking mag-ama, lalo na pag alam ko medyo malaki yung sahod natin. Pero sasabihin ko nga sa inyo, pagdating naman sa grocery, pagdating sa pang-ulam, hindi tayo nagtitipid pagdating doon. Mas gusto ko kasi na magluho sa pangmatagalang pagkain. Kumpara nga sa mga ganitong luho ng mga fast food na isang araw mo lang kakainin pero Diyos ko ang presyo. Kita nyo naman na isang orderan lang nasa 800 plus na yung pinagbayaran natin. Ay partida pa nga yan, tatatlo lang kaming kumain. Hindi naman ako nanghihinayang dahil minsan nga lang naman ito. Manghihinayang siguro ako kung araw-araw namin itong gagawin. Charot. Pero kahit nga siguro may pambili ayoko nga ding masana itong aking mag-ama dahil nga alam nyo na masama din naman talaga sa katawan yung palaging naka-fast food. Pag kasi minsan mo lang matikman yung mga ganito, pagka nga kakain ka, parang excited ka palagi. Ay huwag kayo mga katrabaho ko diyan. Lagi na lang kada sahod naka-Jollibee. Lagi nga ako niyayakag naman ngayon pero sabi nga nila naku, huwag nyo nang yakagin si Ate Loy dahil hindi naman yan sasama. Ay, mga kumarites, kung sasama ako sa kanila ng mag-Jollibee, iisipin ko pa rin yung aking mag-ama. Nasa isip ko kasi kakain ako ng masarap tapos yung mag-ama ko hindi, kaya sabi ko huwag na lang. Kumain man ako gusto ko sila yung kasama ko. Huy. Kaya tuwing sahod nga tapos magyayakagan silang mag-Jollibee, sinasabi ko na lang sana all. Siyempre hindi ko naman sila masisisi at sila naman ay mga single. So ayan mga kumarites, spaghetti pa nga lang yung nakakain ko at yung manok nga ay hindi ko na nga kayang ubusin kaya binigay ko na lang sa aking anak. Ganito talaga mga kumarites, pag umiinom nga tayo ng barley at saka nung aking glooming shape, feeling ko lagi busog na nga ako. Takaw tingin na nga laang at pag nandyan na nga ay hindi mo na nga makain. Ang in-order ko nga pala sa aking mag-ama ay tig one piece chicken nga pala sila na spicy.
Tapos spaghetti at chicken naman yung akin at yung aking anak ay nag-request nga nitong sundae. Tapos apat na burger at isang peach mango pie. Yung isang burger nga pala ay ibibigay ko nga pala kay Mudra dahil nakakain na nga pala yun ng hapunan, hindi na yun kakain ng ganito, kaya naman burger na lang yung binili ko sa kanya. Ay aba mga kumarites, ako nga ay busog na tsaka yung aking asawa, pero yung aking anak naubos lahat ng kanyang inorder. Ay iba talaga siguro kapag nagbibinata na ay talaga namang matakaw. Tapos ito nga pala yung paborito ko dito sa Jollibee, itong kanilang peach mango pie. Alam nyo ba, nung nabubuhay yung aking ama, nako, napakaluho namin lalo na sa Jollibee. Kaya hindi ko talaga sasabihin na hindi ko talaga naranasan na araw-araw naka-Jollibee kami dahil yung aking ama, nako. Dahil nako, nung nabubuhay yun, babing baby ako nun. Pag sinabing bili ng Jollibee, bili. Nung nabubuhay nga yung aking ama, ay talaga namang lahat nga din ng luho namin na naranasan namin. Kaya maswerte nga kami dahil yung hirap nga ng buhay noon ay hindi nga namin naranasang magkakapatid. Dahil ang trabaho nga dati ng aking ama ay yung kagaya ng trabaho ng aking kuya ngayon. Sabi sa inyo, pag uuwi ng bahay yung aking ama, laging may Greenwich, may Chowking, may Jollibee. Sinasama pa nga kami nun pag na-order. Kaya sabi ko, ang sarap palang bumalik sa pagkabata dati dahil wala kang iniisip na problema. So yun, sa video nga na ito ay napag-usapan nga namin yung tungkol sa baon. Sabi kasi nitong aking asawa kung okay lang ba daw dito sa aking anak na 50 pesos nga yung baon niya. Eh yung school kasi napapasukan nga nitong aking anak eh malapit nga lang sa bahay ng aking biyanan. Para kasing ang magiging routine namin eh sa bahay yung aking anak tapos iahatid nung aking asawa sa umaga. Alas 6 pala yung pasok niya at half day nga lang pala yun hanggang 11:30. Eh sabi ko pagka ganoon sa aking biyanan siya umawas tapos kakaunin na lang ng papa niya sa hapon. Ay 100 daw yung baon niya eh half day lang naman. Kaya ang nasabi na nga lang ng aking asawa eh ayos ka rin naman. So yan, busog na nga kami mga kumarites at lumabas na nga rin kami paglabas namin eh umaambon. Dapat talaga pagkatapos namin kumain eh mag-grocery pa kami dito sa may Pure Gold sa tabi ng DB Mart. Eh kaso umaambon na kaya sabi ko sa aking asawa tara na at baka tayo abutin ng malakas. Makakapag-grocery pa naman ako dahil meron pang Sabado, Linggo, Lunes, Martes o wala tayong pasok mga kumarites ng Lunes, Martes. At dahil nga nawala ng connection, ayan nakansal ang pasok natin ng Lunes at Martes. Buong mundo nga yung nakaranas nito kaya naman ayan, postpone ng ating OTPay. At dahil nga nagka-problema nga sa connection, edi ayun, pinauwi nga sila ng alas 3 na dapat alas 4 pa yung awas nila. Absent kasi ako mga kumartes ngayon dahil may inasikasolaang naman kami. At dahil nga inabot na nga kami ng malakas na ulan, yung daladala ko ngang eco, baga isinaklob ko nga dito sa aking mag-ama. Basang-basa nga din ako kaya sabi ko nga ay maliligo nga ako at baka tayo magkatrangkaso. Eh yung aking anak ay nabasa din kaya sabi ko ay mag-init ng tubig at siya ay maligo din. Pero itong aking asawa ay sabi ko wag ka nang maligo dahil nakasaklob naman yung ulo mo ng eco bag. Tsaka isa pa ay pagod nga yan sa trabaho kaya sabi ko bukas na lang siya maligo. Sabi ko nga ay okay lang yan, busog naman kayo. Tapos na nga pala tayong maligo mga kumarites kaya naman naglagay na nga ulit tayo ng ating skincare at hindi mawawala itong ating sunscreen. Nagugustuhan ko na nga itong Hickory Ultra White nila na sunscreen. May glowing effect kasi siya pagkatapos mong ilagay. Kaya ayokong tumatambay sa TikTok eh napapa-add to cart tuloy ako. At dahil gabi na nga ito ay nag-blower na nga ako ng aking buhok dahil maya-maya nga ihihiga na nga rin kami. Super haba na naman nga nitong ating buhok at naku wala pa nga time sa pagpapagupit. Pero pag naisipan ko nga ay magpapaputol nga tayo ng buhok. At itong aking anak naman ay medyo basa pa nga rin yung kanyang buhok kaya blenower ko na din yung kanya. At nung natuyo na nga yung aking buhok ay nahiga na nga rin kami at ayan, kinakantahan ko nga itong aking asawa. Sabi ko nga dito sa aking asawa ay tingnan mo naman yung kamay mo sa aking braso ay talaga namang kapit-gatas ang style. Sabi ko nga dito sa aking mag-ama ay madami naman sunscreen dyan ay maglagay kayo sa mga mukha nyo. Itong aking anak nga ay tinuturoan ko na nga rin na mag-alaga ng kanyang mukha. Dahil yung edad na ganyan, dyan nag-uumpisa yung mga tagihawat sa mukha. Eh nung panahon ko, nung mga ganyang edad, naku po, ang dami kong tagihawat. Pero hanggat maaari, yung pinakamild lang yung ipinagagamit ko sa kanya. So yun lang naman mga kumarites ang kaganapan natin ngayong araw at salamat po ulit sa inyong panonood. O siya, hanggang dito na lamang. Thank you for watching. Bye!